Hello guys. So, panoorin niyo ang aking vlog na yoyowain or tatropahin. Kaya panoorin niyo 'to. Kaya intro na tayo. Pa-tok. Hello guys. So, ang aking vlog for today ay yoyowain or tatropahin. So, magsisimula na tayo. Okay, number one. Piolo Pascual. Si Piolo Pascual ay nagustuhan ko ang kanyang palabas na bakit hindi totohanin yung kalap din niya si Judy Ann Santos Agampilo. So, minapabalita ako na bakla daw. Pero, para sa akin, okay lang naman na ganun siya. Kasi, wala tayo. Kasi ano eh, para sa akin, hindi naman ako niniwala sa mabalibalita na ganun daw siya. Pero para sa akin, magaling siya kumanta. Wala ka sa kanyang api ng kanyang katawan. And, maano siya, magaling din, umacting. So, para sa akin is, toto, pahin. Okay. Next, Coco Martin. Si Coco Martin ay magaling siya sa mga sa teleserye yung mga probinsyano kaso hindi natapos. Medyo bad news nga lang, nagalit siya sa social media na nagsara ang APS Green. So para sa akin, okay naman siya. Kaso kasi siyempre sila ba hindi magagalit eh nawala na trabaho. So, para sa akin, maganda siya umarte, cute siya, guwapo siya. At parang kuya ko na rin siya. So, para sa akin is, Totro, pahin. Okay. Next, si Carl Zarate. Si Carl Zarate ay naging crush ko siya dati ng Sign 2014. So, si Carl ay naging crush ko siya nung marinig ko yung boses niya na kahit kailan sa kanyang YouTube channel. So, na-meet ko na siya sa SM Nerd Etra. Yun ang unang meet namin sa SM Nerd Etra. Alam mo si Pai, magandang kumanta yan sobra. At nanalo doon ng Asian Dream ha. Wow, congrats Kai! Shout out sa'yo! So, ang anak ko kay Kai is yoyowain ko. Kasi, ang ganda talaga ng boses niya. At nakakailip yung kanyang mukha at boses. Okay. Next. Si Lee. Si Lee ay yan yung katambal ni Tita Angel Aquino. Si Lee ay magaling sa mga karakter niya. Magaling. Kasi pag nanonood ako, nakakatakot sa panood sa mga kontrabida niya. Tapos yung hapon yata, yung pagkatapos yata ng Siginto, yata, oh, nakalimutan ko yung palabas nila, ano. Basta magaling siya. At very nice, ha. Ang galing nila ni Tita Angel, laki mo sa mga palabas nila. Medyo may pagka-SPC nga lang. Pero okay naman. Kaya para sa akin is, Totro, pahin! Next. Si Paolo Avellino. Si Paolo Avellino ay ano yan, nagustuhan ko rin sa mga palabas niya. Magaling umarte, napaka-responsabling ama yan kahit hibulay na sila ni Elder Reyes. At bigla siyang pumuti at napakalaki ng abs niya. So, para sa akin, si Paolo Avellino is Totro pahin. Okay? Next, si Tom Rodriguez. Si Tom Rodriguez ay napaka, ano yan, ang ganila umarte na ni Dennis yun, ang ganila magpanggap ng mag-jowa sa palabas nila kasama pa si Carla Avellana. So, si Carla Avellana at si Tom Rodriguez ay mag-jowa sa totoong buhay. So, siyempre, hindi ko na-expect na sa palabas pa lang, eh,
sa palapat nila ni Dennis at Dennis Grillo sa kanito ay magjowa sila sa palapat lang ang mamaya sa binututuan binututuhanin ko. So para sa akin kito katro pahin ako. Next si Jared Anderson. Gusto ko sana siya sa mga palabas niya dati sa paano na kaya. Nagustuhan ko yung palabas nila ni Junsu. So, kinakalungkot ko, nag-break sila. Tapos, ewan ko lang, nag-break daw sila ni Bea Alonso dahil kay Julia Barreto. So, I'm so sad na hindi ko alam na ganun pala si Gerald. Kasi siyempre, habang sumatagal ka si Jokis, talagang hindi mo matitis magpalit ng jowa. So, para sa akin is, Totoro, pahin! Okay, next! Si Joshua Garcia, ayan! Ang pinaka gusto ko sa LBSBN. Alam mo, napaka-loyal na ni. Hindi siya yung, parang, na maarte, galing niya umacting, napaka-ano niya kay Julia Barreto, alagang-alaga pa. At napaka-loyal niya dati, napaka-loyal niya kay Julia Barreto. So, kinakalungkot ko, nag-break sila. Ay, hindi ko alam kung bakit nag-break sila eh. Dahil daw kay Gera. So, siya pinababalitaan na break sila. So, para sa akin, kay Joshua Garcia is jojowain ko. Okay, next kay Darren sa The Boys Kid. Si Darren sa The Boys Kid, isang napakagandang boses niya. At ang mga talento niya, napakalambing ng boses niya. Ang sakit sa tenga nung marinig ko sa I Wish sa YouTube. Siyempre, bata pa yan. So, napahanga lang ako sa boses niya. So, para sa akin, kay Darren, is totropahin ko. So, next! Si James, Si James, ito yung magaling na actor na nakalaktin niya si Jody Santa Maria. So si Jody si James, napakahusay niyang actor. So super nakilig ako sa kanila ni Jody Santa Maria. Lalo nung nag-clap tayong kasala ni Ian Veneracion. So para sa akin, kay James is Totoro, pahin! Okay, next. Si Renzo Almario. Si Renzo Almario ay naging crush ko rin yan nung nadumpa siya sa pub target. Kaya naging crush ko si Renzo Almario kasi napakagaling niya kumanta, ang cute niya, napakatang ng inong niya, kahit medyo may katangkaran. So, tapos dati na-reply niya ako sa Instagram sa comment, pero kinigilig ako. So, lagi ko siya inapangan dati sa sis, dati sa palabas nila ni Jenny Rebel at Jenin Rebelin. Sina dati ni Julian, ni Rita, ni Vanessa, saka si Renzo, apat nila. Ang pangalan ng member nila is Sugar Pop. So, ko is Totoro, pahin! Okay, next. Si James Strait. Ayan. Si James Strait. Nagustuhan ko rin palabas nila ng Talk About. Talk Back in Your Deep sila ni Nadine Strait. So, para sa akin, dahil single siya, kasi sayang naman yung pinagsama nila ni Nadine Strait. Almost ang tagal nila ang dalawa ni Nadine Lustre, nag-iwalay sila dahil daw kay Momolan Nancy.
So, para sa akin, kahit single siya, tutropahin ko na lang. Pa, kasi malay mo, masarap niya kausap at masarap ko siyang kaibigan. Next, si Bugol. Si Bugol, yung napaka ganda ng boses niya, yung paano na kaya, hindi ko nasadya. Ayun, si Bugol, magaling talaga kumanta yan. At saka, ano yun eh, favorite song ko yan at kanta ko yan kay sa dating crush ko sa SK, Cher Man. Okay, next. Okay, so, last na ba to? Ang pinaka, the last ko is my special someone. Ito talagang minintay ko at mahal na mahal ko to. At hindi ko siya kaya papuli sa iba. Wala nang iba, kundi si Raymond Gustales Sotelo. Ayan siya. Wapo niya, diba? So, si Raymond Gustales Sotelo ay naging katrabaho ko siya sa computer shop sa Prisco sa Barangay Damayan, Quezon City. So, doon ako nainlove sa kanya nung magkasama kami sa duty. Eat to eat ako ng umaga hanggang gabi. Siya naman, 12-12. So, doon na lang simula yata yung pagka-inlove ko sa kanya kasi napaka-numbing niya. Tapos, sa pulsa lang ako, kinakantahan niya ako. Hindi ko alam na bibigla na lang maano yung dibdib ko sa kanya. Saka, malakas ang saka na mag-aano loob ko sa kanya. So, parang hindi ko siya kayang i-move on. And so, sa ngayon, inyo kami. Meron nagkakaroon naman kami ng communication ni Ray. So, para sa akin, kasi siya ang magiging boyfriend ko. Sana nga makuwi ako sa birthday niya sa December 6, linggo yun. Kasi ang balita ko ay makakaroon na ulit doon ng biyahe. Plus, i-announce na lang daw sa 5-star bus terminal. So, sana ay makita kami sa birthday niya or after COVID. Kasi siyempre, kasi dapat yung birthday ko, dapat napunto siya dito kaso hindi na po daw. So, si Raymond, yan, mabait na lalaki yan, malambing, panabiro, concerned siya, at malasakit. Wala nang ibang hahanap. Kaya ayan, hindi ko siya ipagpapalat sa iba. So guys, hanggang dito na lang aking vlog. Maraming salamat pala sa nag-subscribe at nanonood sa vlog ko. And sana tuloy-tuloy ang pag-subscribe. Please like and share and subscribe to my channel. Kaya maraming salamat po.